After months and months and months of taking the bus, walking to bus stops on a scorching hot sunny day, and extreme winter temperatures, even taking countless Lyft and Uber rides, finally. Yeah. Oh, diba? Ihahatid pa kami ng finance manager. Account manager namin si Ate Leslie. Hatid pa kami pa uwi. Yun guys, sobrang swerte talaga namin today. Tapos feeling namin, sabi nga ni Bianca, baka para sa amin yung car. Ayun guys, eto na yung, bale, hindi ko muna to i-upload agad. Utang muna namin sa inyo to. So today is February 17, pakacheck na. February 17, and hindi ako nag-upload ng vlog today kasi wala naman kaming ginawa. Saturday ngayon, tulog lang kami buong araw. Tapos pagising namin, tulog kami from 1 PM to 4:30 yata. Tapos pagising ni Bianca, nag-check siya ng cars. Kasi nga parang nakakuha kami ng advice kila Ate Jelly nung nakasama namin sila. Tapos ang gusto talaga namin is Nissan Kicks. Kaso nakakita si Bianca ng good deal. Parang basta lower yung price kesa sa Nissan Kicks na second hand na Hyundai. Hirap kasi pronounce, kaya gusto ko Nissan. Hyundai Venue. So ang ginawa ko, tinawagan ko yung dealership or yung parang mismong store nila dito sa malapit sa amin sa Mississauga. Tapos it turns out na wala yung nakita namin online na white. Tapos kusa nag-offer yung agent na meron silang tagged as second hand. Tapos alam niyo ba yung ano bang tawag doon, speedometer? Yung KM? Mileage. Yung mileage. Ang hirap pag walang alam sa car. Nagda-drive lang kasi ako sa Pinas eh. Yung mileage niya. Ang sabi ko kay Bianca, basta dapat less than 100,000. Sobrang swerte namin. Kasi alam niyo ba ilan lang yung mileage? 34. So, bagong-bago yung kotse. Tapos 2024. Hyundai Venue. Tapos, ano lang siya? Kaya 34 lang kasi nga. Nasa ilabas lang siya sa showroom, tapos pinasok. Ganun lang daw. Kaya 34 lang yung mileage. Pero tagged as ano na yun, second hand. Tagged as second hand. Di pagdating namin dun. Ang agent namin is si Hamza, which is Indian. Tapos, hindi namin in-expect na yung finance manager doon sa Hyundai is Pinoy, si Ate Leslie. Tapos it turns out na nandun din. Tapos siya pala yung nag-a-approve. Tapos sabi nga ni Bianca, baka para sa atin talaga. Kasi nga, hindi naman talaga yun yung gusto namin. Tapos that day, parang balak lang namin i-secure sana yung car kasi nga sobrang good deal second hand. Tapos ang yung parang magiging bi-weekly namin na payment is parang 200 lang, ganun. So, 'di ba bakit hindi? Tapos ayun pa yung gusto ko namin, yung gusto namin na mini SUV kasi ayaw ko na ng sedan. Sabi ang ka-okay lang kung siya yung magda-drive kasi ako kasi mabigat. So yung Civic na dinadrive ko sa Pinas is sumasayad. So sabi ko mini SUV para at least kahit papaano magamit din namin siya, mapagkakitaan namin, ganyan, kasi may mga balak na kaming dalawa doon. And then, ayun, just so happened na Pinoy nga si Ate Leslie. Tapos sabi niya, gusto niya na, ano sabi niya kanina? Pa-approve ko na kayo? Tara, pa-approve ko na kayo. Sabi niya ganun. Tapos sabi namin, nagkatingin na kami, sabi namin, sige. Tapos yun, ang bait ni Ate Leslie. Tapos, nangyari lang kasi is hindi na namin naantay yung papers kasi dumating kami doon 5:40 kasi parang 7 minutes away lang, nag-lift na kami papunta doon. So sabi namin para ma-secure lang namin yung car kasi nga good deal, 34 yung mileage, saka makita ng ganun to second hand. So ayun, hinantay namin kasi hindi na umabot kasi nga 6 PM closing na sila. So babalikan na lang namin siya sa Tuesday. I-update ko pa rin kayo. Pero itong lahat na to isasama siya sa isang video na lang. And then ayun pa, palabas na kami. Nagpipicture-picture lang ako nung labas sa Hyundai kasi bala ko sana mag-vlog, ganyan. Tapos ipang thumbnail ko. Tapos biglang tumatakbo si Hamza. Sabi, wait, cancel your Uber. Sabi, Leslie will drop you off. Tapos hinatid kami dito sa bahay. Napakabait nila. Tapos ayun, ang kailangan na lang talaga namin, ang kailangan ko na lang talaga gawin is ipasa yung G2 ko. Kasi yung G2 ko is Feb 27 pa. Ayun nga, ngayon is 17 pa lang.
So, ayun lang, shinare ko lang sa inyo. Nag-video na kami ngayon para hindi ko na makalimutan. Kasi, imaginein mo, wala kaming balak lumabas. Tapos, si Bianca, kakagising, nag-search lang. Tapos, makakita kami ng ganun. May offer sa amin na ganun. So, ayun, sana para sa amin na talaga yung venue. And ang ganda ng color niya. Sasama ko rin sa video na to. Kung ano man yung magagawa ko sa video na to. Para sa atin yun. Ayun. Makukuha namin. So, ayun. Ayan, i-upload ko sa isang vlog itong car series namin. So, guys, nandito kami sa Hyundai. Second na punta na namin. Ano date ngayon? February 20. Check natin. Ha? Tignan natin. Ganda oh. Ganda niya. Tignan natin. Second na visit namin dito sa Hyundai. So, ayan guys. Kita niya naman. Galing tayo ng Hyundai. Kasi may mga inasikaso kaming document na kailangan isubmit. Tapos, ayan, i-update na lang namin kayo. Mas gusto kasi namin na personal pumunta para at least ma-coordinate namin. And yun nga, si Ate Leslie pa rin yung kausap namin, yung Pinoy. So, sobrang bait niya kasi talagang inaasikaso niya kami. And sabi niya, after this one daw, i-coordinate niya na lang kami via call. Tapos this morning, nag-driving lesson ako. So, ayun, antay. I-update na lang namin kayo pag asa amin na. So, yun guys, i-update na lang namin kayo pag nasa amin na yung car. Kasi marami pang documents na kailangan ayusin. And, sabi nga namin, hindi pala ganun kadali kasi sa Pinas drive lang ako. Hirap pala pag bibili ka ng car, talagang maproseso. Pero yun, again, i-update na lang namin kayo pag asa amin na yung car. So, ayun guys, andito na kami sa Hyundai. Hyundai. Hirap pa pronounce. Yan na yung car, oh. So, ayun. Paakit kami sa office ni Miss Leslie. Because this is considered as a used car. Mm-hmm. Again, because somebody already owned it. Already owned it. Oh, guys. Tandaan nyo, February 21. Pakita mo, may sasakyan na kami. And, ang maganda. Kasi, kaya kami pinapunta pala. Kasi, ang binigay sa amin is brand new na. Hindi na yung 34 kilometers. Tapos, bukas kami i-update kung anong color yung meron. So, i-update na lang din namin, guys. So, ayun guys, another milestone. And, ang next na punta na natin dito is ang pag-pick up na ng car. Pero magro-road test muna ako sa Tuesday. Ipag-pray nyo muna na makapasa ako sa Tuesday. So, ayun. In all fairness naman, at least, di ba? May car na kami. Wala na lang lisensya. Sobrang bait na Ate Leslie. Lahat ng paraan na pwede yung gawin talaga. Para bumaba rin yung interes. So, ilalagay ko yung information nyo dito. Tapos sabihin nyo, ni-refer ko kayo ah. So, ayun. Pero ayun nga, sabihin nyo na ni-refer ko kayo para at least alam niya na. Kasi ako kami, kilala na niya kami. So, para matulungan niya kayo the best way she can. Lalo na sa mga taga Mississauga dyan, tsaka Brampton. Lapit-lapit lang to. So, guys, ayan. Car update tayo. I-upload ko. Again, i-upload ko to sa separate video. February 23. And may kulay na ang aming baby car. Pinag-iisipan pa namin yung pangalan. Pero i-update namin kayo pag pwede na siyang pick upin. Guys, mali pala. February 24 pala ngayon. Pero yun nga, nag-update na si Miss Leslie, si Ate Leslie na may color na yung car namin and kulay black. Dapat Abby kasi nga Angel tsaka Bianca. Ay kaso, masyadong masculine yung color ng black. Sabi ko, sige, pagbibigyan ko si Bianca. Anong pangalan ng car? Si Scotty. Scott na lang kasi sabi ko sa kanya ayokong ipapangalan sa anak ko yun. Kung magkakaanak kami, hindi Scotty. Sabi ko kung gusto mo sasakyan na lang. So ayun, ayun ang pangalan ng aming car, si Scott. Imi-meet na natin Scotty siya very soon. Scotty, pareho lang naman yun eh. So ayun, mamimili muna kami. And again, separate video to. Hi guys, today is February 25 and dumating na yung Amazon package ko para dun sa car. Andito alam ni Bianca. Kasi yung iba bukas pa padating. So, tignan natin kung ano magiging reaction. What's that? Ano ba? Ano? Buksan mo na.
Tingnan natin ano magiging reaction nito. Ano? Ang sabi mo? Sakyan to ikaw po. Wala ka na order eh. Sakyan na. Lulul, buksan mo muna. Tignan mo muna. Wala pa nga eh. O, regalo mo sa akin. Hindi ko alam. Feeling lira. Unboxing. Ano to? Ba't lang sira? Ano to? Buksan mo na. Sige lang. Ay, gagi. Kasi nira mo. Hindi. Soft. Ano yan? Package yan. Sinira niya. Buksan mo. Labas mo. Baka sa mo muna. Bakit? Ayun, no, kailangan yan. Kasi ayoko nung pagdating na, yung kapag nadumihan na, kapag nasiraan na, sakalang bibili. New driver. Oh, asan na? Para kay Aster yan. Guys, Aster na yung pangalan ng sasakyan namin. Ayoko ng Scotty. Ano to? Ayun sa ano, blind spot. Blind spot. Tagi sa mata. Hi guys! Ayan. Welcome back to our YouTube channel. And today, it's February 28. And finally, mamimit na natin si Aster. Ayan. Inantay ko na lang yung message ni Ate Leslie, which is yung account manager namin sa Hyundai. And today, ayan, nagpa-schedule pa rin ako ng work. So, papasok pa din tayo sa work ng 9 to 3. Ang nirequest ko lang is earlier shift para, kasi 3 PM naman umuwi si Bianca. So, sabay na lang kami pupunta sa Hyundai mamaya. So, ayan, i-update ko kayo sa mga kaganapan natin today. So, ayan guys, update lang. Nakababa na tayo dito sa my work ko and bumili muna ako ng coffee kasi naantok tayo as always. And ang aga ng pasok ko nga ngayon. Ngayon nasa 8:40 pa lang. Grabe, pag gantong oras talaga antok na antok ako lagi. Pero ayun, excited ako sa mga kaganapan today. Halos alas-alas na ako natulog kaninang madaling araw yata. Anyway, update ko na lang kayo. Mamaya na tayo magkwentuhan sa loob ng metro. Masyado mahangin. So, ayun guys. Break na natin. Lunch time na. And andito ako sa metro ngayon. Hindi ako makapag-video sa labas kasi 8 degrees. Pero sobrang hangin. Ang lamig. Tapos ayun nga. Nandito ako sa metro kasi bibili ako ng token para dun sa account manager namin, si Ate Leslie. Actually, hindi ko sure kung account manager ba yung tawag. Pero ano, account manager siya sa Hyundai. Tapos, yun, gusto lang namin siya bigyan ng something na pa-thank you kasi sobrang naging smooth talaga ng process dahil siya ngayon nag-asikaso nung, tag dito, nung sa car namin kay Aster. So, ayun, mag-check na muna tayo kung ano yung pwedeng ibili sa kanya. So, ito na lang yung binili ko. Dapat yung apple pie, ganun. Eh, sabi ni Bianca, baka daw hindi masarap. At least daw ito, sure na Toblerone. So, let's go. Ayun guys, ako na mag-explain. So, yung name ng car namin is Aster. So, kaya Aster yung name niya kasi ang gusto ni Bianca. So, ayun. Ang gusto niya kasi, Scotty. Sabi niya pag nagkaanak daw kami, Scotty. Eh, sabi ko, idol niya kasi si Scotty Thompson. Sabi ko sa kanya, ayoko. Ayoko ng Scotty. Sabi ko, kung gusto mo sa kotse na lang. Eh, tapos na-realize ko, diba nga may issue-issue si Scotty Thompson. Pero don't get me wrong, nire-respect ko pa rin naman yung idol niya. So, ayun, na-realize ko, sabi ko sa kanya, ayoko ng Scotty kasi nga, basta. Ayun nga, sa issue ng cheating and stuff like that. Pero, it's none of my business. Pero yun, sabi ko sa kanya, kung gusto mo, since pares naman kami nakukyutan doon sa anak ni Scotty, si Aster. Aster na lang. Tapos, ang astig pa kasi color black. So, mukhang lalaki yung car. So, ayun, Aster na lang pinangalan namin. Ito ka pa. Kasi, di ba mamaya, first time ko magdadrive if ever, tapos bukas. Kumbaga mga first few weeks natin or first few days, buhisit! Ang pangit daw ng weather. Sabi ng mga katrabaho, pinag-uusapan nila kasi yung isa may long drive sa Friday. So today and tomorrow daw, it will be bad. Sabi ko nga sa isip-isip ko, shit. Sobrang timing naman na mabibinyagan ng di oras si Aster talaga. Ligo ka talaga. Anyway, ayun, bayad na tayo nito. So, ayun, nabili ko na. And, ayun nga, sobrang grateful talaga kami kay Ate Leslie kasi nung una, doubtful pa ako kasi syempre hindi ko naman alam yung process dito. Pero yun,
nung sinabi ni Hamza na may Pinoy nga, Pinoy yung financial MMM nila na account manager. Nakalimutan ko yung tawag, mamaya itatanong ko. And ayun, nagtiwala kami kay Ate Leslie. Tapos sobrang smooth ng process. Tapos even yung ano, yung percentage, basta sobrang good deal ng binigay sa amin ni Ate Leslie. Tapos yun nga, ang gusto lang namin before is yung second hand. So yun nga, yung gusto lang namin before is yung second hand na 34 kilometers yung mileage. Eh, after a while, yun nga, sinabi ni Ate Leslie na mas okay yung ganito. Basta tinuturuan kami ni Ate Leslie and mapifeel mo na genuine yung pag-help niya talaga sa amin. So ayun guys, kung gusto niyo ng good deal, ilalagay ko sa description box yung number ni Ate Leslie. Tapos sabihin niya lang na napanood niyo siya sa vlog ko ganyan para at least ma-assist na kayo na maayos. Kasi sinabi ko sa kanya na ayun nga ipapromote ko and para at least alam niya na you're ano, parang connected ganyan. Punta muna tayong Dalarama kasi naantok ako. Wala pa rin akong iniinom ko yung mocha. Ayoko naman mag triple shot at ayoko mag vanilla. Ayun guys, out na natin. 3 PM na. And napag-decide na namin ni Bianca na uwi muna kasi 4:30 pa daw yung car. So waiting na lang ako sa lift ko. Last lift ko na pa-uwi from work. Taray, for the drive down person! So, ayun guys, sa bahay na tayo. And, grabe hindi ako nakapag-video sa labas kasi sobrang lakas ng hangin. As in, tapos ngayon pa talaga nagsusnow sa labas. Sabi ko, pag sinaerte-swerte ka nga namin kung kailan namin pipick up yung sasakyan, saka naggagaganyan. Sabi ng mga trabaho ko, tsaka according din sa weather app, hanggang bukas hindi okay yung panahon. So, good luck talaga, day. Pray na lang. Ngayon, inaantay ko lang si Bianca. Pauwi na rin siya. So, ayun guys, 12 minutes pa daw yung bus ni Bianca. So, ewan ko, baka idlip muna ako or higa muna. Kasi magdadrive tayo mamaya. Ayun. Ayan, at saka ano, mga 4:30 pa naman yung appointment namin. Tapos malapit lang. So, baka mga past 4 na kami umalis. And i-update na lang namin kayo. So, ayun guys, asa taas na si Bianca. Hindi na ako nakapag-update kasi nakahiga ako eh. Kahilata ako sa taas. Nag-washroom lang siya, tapos magpapalit ng sauce. Tapos ngayon, mag-iinit lang ako ng shopaw kasi gumawa si Bianca ng asado sauce para makakain naman kami. And, ayun. Tapos, afternoon, punta na kami sa dealership. So, ayun na si Bianca. Mag-iinit ng sauce ng shopaw. So, guys, ito yung mga pinagbibili ko. Nadadalin ko. Ito muna yung dadalin namin kasi feeling namin mahalaga. Kagaya na ito, magnet. Tapos ito, papatulong ako magkabit. Ito yung sa blind spot mirror. Tapos ito, ang aming. Kaya, goodbye ipon. Di, ayan, magda-down kami dun sa car. Di ba, Master? Si Master, ang tatay ni Aster. So, ayun, nag-opt-in na kami ng may down payment. Actually, na mag-down payment. Para at least kahit papano bawas sa monthly. And ayun, kahit papano. Tsaka, ang una palang offer sa amin is 84 months. Pero, sabi ko kay Bianca, mas okay na 60 months. Para at least, alam mo, 60 months lang. And ayun, kakain muna kami. Corn beef. At shupaw. Ako palang ma-excite. Kinukwento ko sa kanya kasi sabi ko kagabi, napanaginipan ko, sobrang excited kung kukunin na yung sasakyan. Napanaginipan ko yung sasakyan. Maliit lang daw. Maliit lang daw kasi doon sa trolley na pang grocery. Tapos sabi ko daw kay Bianca, dapat pala sabi ko sa'yo, pwede na yung wigo. Mas malaki pa pala yung wigo. Yung size kasi nung kukunin namin is hindi siya sobrang laki. Pero hindi rin siya sobrang liit. Mini SUV siya. And hindi siya sedan, no? Hindi siya sedan. Mini SUV yung tagging niya sa Hyundai. So, good deal. Para pag ibibenta ko na si Bianca, kasi siya sa likod. Guys, nag-chat na si Ate Leslie. Car is ready. Ako din ready. Sobrang excited na ako, guys. So, hindi na ako magko-commute ka. So, syempre, kailangan presence of mind. Huwag nyo napansin yung kilay ko. Ganyan na talaga. Yung kapalyata na ito. Ayan, ang nagpangalan kay Aster. Siyempre, cute na Aster. Cute. Ilalagay namin yung picture ni Aster. Sobrang cute nun. Mukhang siopa. Parang pisngi na tinubuan ng mukha na baby. Yan na guys, alis na kami. Dito na yung lift ride namin. And ito na ang ating last na lift ride. Yan na. So, update namin kayo pag nasa dealership na kami.
I'll take a picture of you guys both. Congratulations, guys. Thank you. No problem. So these are the people behind who helped us to get our car. Yes. Hamza and Ate Leslie. So I'm going to put their contact number here. Absolutely. And then just inquire to them. Yeah, so kung mga bago lang kayo sa Canada, estudyante, o kaya open work permit, don't worry, okay? Tawagan nyo lang kami. I will help you how to get your brand new car. Yes. Si Hamza. Thank you so much! Guys, ito na si Aster. Si Aster, nakabukas yung likod kasi sinek namin kasi binigyan kami ng free mats. Also, ang ganda nung gift nila Ate Leslie. Gustong-gusto ni Bianca. Pero titignan namin kung may mapaglalaroan siya. Pero at least ngayon, kung gusto niya mag-basketball, may bola na siya. May kotse na kami. So ayan, lika, ikot namin kayo. Papakita namin sa inyo si Aster. Panis! Sobrang ganda niya! Pwede na tayo gumala! Lamig lang ngayon kasi malakas yung hangin. Tapos, sobrang grabe yung tech niya sa loob. So, pasok na tayo. Ang aking passenger princess. Grabe. Ang lakas ng hangin. Saan mo una gusto pumunta? Sa Pinas. Gusto mo na ba ilagay yung... Namamakyo yung ano. Charing. So ayun guys, bumili-bili kami na ito. Hindi, pang video, pang vlog. Pang vlog na lang yun kasi andito na lahat. Teka, ipapakita namin sa inyo. I-on na natin. Alright, ayun. So ayun guys, naka-set up kasi siya. And, ayan. Naka-Apple CarPlay na yan. Tapos, ayan, ito mismo yung mga apps sa phones ko. Ang galing, hindi ko na siya kailangan i-connect ng may wire. Happy, Ayan. Happy ka kay Aster. Pogi, no? Pogi. Grabe yung pogi. Mamaya ipapakita namin sa inyo yung gift sa amin na, na bola. So, ayan. Galing, grabe. Dati pangarap ko lang to. Grabe, sobrang saya namin. Sobrang, alam mo yun, akalain mo makakabili kami ng sasakyan. Dati, ano-ano lang kami, angkas-angkas lang kami dalawa. Tapos, lift-lift, Uber-Uber. And ayun, ang sabi ko kasi sa self ko, 22 years old ko, gusto magka-car nun. Sabi ko, hindi, sige, hindi pa kaya. Maximum 25, okay na yun. And syempre, hindi ko naman magagawa kung hindi dahil sa tulong ni B. Tignan nyo naman, may libreng gas pa. Kita nyo ba yan? Full. Grabe. So, ang gagawin namin ngayon is, pupunta muna kami sa bahay. Kasi bukas ihahatid ko si Bianca ng umaga. And, i-dry run muna namin yung daan. Kasi hindi ko alam kung paano. Para lang sure. Start of 0 kilometers. And, Hyundai. Oh, even the oil change. The car will tell you when to do for an oil change. So, we'll do it at 8,000 kilometers. Yan, syempre, ang pinakaunang accessory na ilalagay namin. Thank you, Lord. Thank you, Mama Mary talaga. Grabe. Aside kay Ate Leslie tsaka kay Hamza. Syempre, si Lord tsaka si Mama Mary muna. Ayan, galing pang Pinas yan. Na? Okay na. Let's go! Chill muna, baka maimay, maiwan. Mississauga Road. Kita nyo ba yan? Kung paano ako nagdadrive ngayon? Hindi ka na sa Philippines nagdadrive. Hindi, grabing hangin, no? Thank you! In 600 meters, turn right onto Kittimat Road. Yan guys, mag-test drive kami papunta sa work niya kasi ihahatid ko siya bukas. So, para lang sure. So, yun guys, nandito na kami sa work ni Bianca. And, uwi na kami kasi nag-test drive lang kami papunta dito. Oo, go. Ayun na, may sasakyan na siya. Sobrang gaandali na ito ni Aster. Very good din. Very good din talaga. Ganda. Sobrang ganda. Hindi niyo makita eh. Oh, ayan, oh.
Ninaw. Wow! So, ayun guys. Successful ang ating drive. So, mahatid ko na siya ng matiwasay bukas. And, magpapahingahin muna natin si Aster. Kasi, bukas. Actually, kami magpapahinga na rin. Ayusin lang namin. Baka ilagay na namin yung mats. Yung libreng mats na pinakita ko kanina. Para bukas, pag sinakyan, at least may cover na siya. So, ayun. Tayo'y umuwi na. Good night, Pogi. Ay! Guys, ito pala yung bigay ni Ate Leslie. Tignan nyo. Sobrang ganda. Tuwan-tuwa si Bianca. Grabe. Ano nakalagay sa gilid? Number one with... I'm with Nav. Ayan. Tapos, binigay pa si Ate Leslie na... Ayan, may mga keychain pa. Grabe, Ate Leslie, kung napapanood mo to, super thank you po. Super, super thank you. Tapos, dalawa pa yung sando. Surin mo ka talab? Ayoko. I love ano? Tignan mo. I love JJ3. Ano yun? Puro pang basketball yata. Pero small, kay Bianca lang kasha yan. Pero sobrang thank you, Ate Leslie. Pati yung keychain, dalawa din. Ayan. Tapos yung sando, dalawa din. Ito pa isang sando. Love, can you flex it? Ayan. Ayan. Ayan na ang happy kid. Ang masaya sa bobola. Diyos ko, kung alam niyo lang. Guys, yun sa mga beshin natin na malapit sa amin. Kung naghanap kayong kalaro, kating-kating na yung kamay niyan mag-basketball. Wala lang kalaro. Basketball, shoot-shoot lang. Wala laro. Pwede naman ko siyang kalaroin. Pero akong cheerleader. Sobrang thank you, Ate Leslie. Ay, pwede pa-display muna. Ganda. So, ayun guys. Dinner muna kami. Kausap niya si Tita Lolit. Nag-order na lang kami ng Lazy's. So, ayun guys. Asa bahay na kami. And, ikukwento lang namin sa inyo yung mga nangyari. Although, i-upload ko dito yung mga days before, yung mga naging process namin, ganyan. Tsaka yung mga requirements, ilalagay ko yung separate na video. Pero yung ngayon, sobrang grateful kami. Sobrang thank you, Ate Leslie, talaga. Kasi sobrang laki ng tulong niya talaga. Yung unang-unang tulong niya sa amin is yung interest rate. Sobrang good deal nung binigay niya. Yung approval, of course. Ano siya? Finance manager? Finance account manager, basta ganun siya sa Hyundai. So, talagang kung gusto nyo at kailangan nyo na makakatulong sa inyo sa car, si Ate Leslie is the key. Yeah. Tapos, ito hindi siya sa lahat, pero pina-apply din namin sa kanya, pina-try namin. Kasi hindi sa lahat to na, disclaimer lang, baka akala nyo pwede, halimbawa sa amin. Pero ayun, pina-try namin if pwede ma-defer yung payment. So, yung payment namin is magsa-start sa May. Sobrang sakto kasi by April, although tinutulungan naman kami ng papa ko, pero syempre magbibigay kami ng pang-tuition. So, April mag-tuition kami. Malaking bagay na May yung start ng bayad. And kung tatanungin nyo kung ano yung tawag build ni Aster, ano siya, Hyundai Venue 2024. So, ayun, sobrang ganda niya. Sobrang pogi niya pala. Okay. Sobrang pogi. Ang grabe talaga. So, bukas, ilalagay na lang namin yung mats. Kasi ngayon, ewan ko ano meron sa weather ngayon. Sobrang hangin sa labas. Grabe. Tapos, alam mo yung nagdadrive ako, pero nafe-feel kong kayang tangay ng hangin. Tapos, yung mga kawork ko nga, sabi nga nila, parang, maski si Ate Leslie, parang may baka magkaroon ng power interruption kasi nga sobrang lakas ng hangin. Walang ulan, may flurries, pero ayun, hangin sobrang lakas. So, yung car nga namin is brand new. Pero ang balak talaga namin noong una, ang tinitingnan talaga namin second hand lang talaga. Nung nagpunta kami doon, pero second hand talaga yung tinitingnan natin. No? Yung pina-view sa atin, yung pina-tingnan. Bakit tayo napapunta bigla? Kakagising lang namin February 17, tapos naghanap-hanap siya na sa akin. Tapos bakit tayo napapunta bigla? Napatakbo kami bigla sa Hyundai that time, that day, nung Feb 17. Where in fact, wala naman talaga kami balak. So, ayun. Kasi nga, nakakita ako ng... Sabi ni Hamza, meron daw silang in-stock na second hand. Na 34 kilometers lang. 34 ah, hindi 34,000. Pero hindi pa siya nagagamit. Hindi pa nagagamit, nilabas lang sa showroom. Color gray siya. Gray black. Pero parang nagdadalawang isip kami about sa color kasi ang gusto niya black.
Ako naman, ang gusto ko, white. Pero ayun, parang ang choice lang namin is any of the two. Pero sabi namin, kung makuha namin yung good deal, edi okay lang. Tapos nagpa-come yung approval. Biglang sabi nga ni Ate Leslie, pag nag-second hand kami, sobrang laki. I mean, pinaalam niya naman sa amin, sobrang transparent ni Ate Leslie, na it's your choice, ito yung magiging interest kapag second hand, ito yung magiging interest pag brand new. And yung monthly, bi-weekly payment namin, ang pinagkaiba dun sa 34 kilometers na second hand is nasa $20 to $30 lang naman. So, syempre, ginawa na namin yung brand new. Tapos, nakuha pa niya yung gusto niyang color na black. So, di ba? Tapos, syempre, bago kami dito sa Canada, ayun, magdadadada na ako dito kasi feeling ko, this will be helpful. Syempre, ako, hindi ako nagtitiwala talaga agad kahit sabi mo mabait yung tao. Pero, syempre, kasi you have to make sure. So, parang nung una, parang sabi ko pa na baka matagalan yung sasakyan kasi may mga cases na 3 to 4 months. Mm-hmm. And ang nakakatawa, wala akong lisensya, pero nakapag-purchase kami ng sasakyan. Kaya sobrang blessing in this, guys, na nakapasa ako ng G2 kahapon. Kasi kung hindi, wala. Sobrang nakatenga lang yung sasakyan. Kasi kumbaga, nakapag-sign na kami dalawa ng bill of sale ba yun? Basta sale purchase. Basta ganun yung papel na naibenta na siya sa amin. So, ayun, guys. Dun sa mga may gusto ng second hand, wala namang kaso. Yung mga gusto mo ng mag-purchase ng cash, go for it. Yung sa amin kasi financing. So, ako, personally, ang kino-consider ko kasi is unang-una yung year, which is 2024. Tapos, parang, ang nagre-research din ako na ang depreciation value nga, parang yung value ng car is parang 5 years lang ganyan. So, sabi ko, kung almost same lang naman sa second hand, why not go for brand new na? Para at least, pang matagalan namin magagamit. So, yun sa mga gusto mag-purchase ng second hand, okay, ng cash, okay lang naman. It's your choice kung ano yung kaya and kung ano yung hindi kayo mabibigatan. Kami ni Bianca, matinding computan pa yung ginawa namin bago kami nag-oo talaga. I mean, bago kami nag-decide na parang mag-search-search na ng sasakyan. Tapos parang dun sa specific search namin, may specific amount lang kami. Like, halimbawa, 300 to 500. Ganun lang dapat bi-weekly or monthly. So, yun lang yung mga tinitingnan namin. And so, just so happened na pasok sa budget namin itong si Aster. So, sobrang good deal talaga. And again, depende kung saan kayo comfortable, go for it. Yun lang talaga yung lagi naming advice. Kung alin yung hindi makakabigat sa budget nyo, pero mabibigyan kayo ng convenience, go for it. So, ayun lang, guys, ang aming video. Yun lang naman yung mga kaganapan namin. And sana napugian din kayo kay Aster. Pogi niya, diba? Black na black. Sobrang ang masculine ng dating. Tapos, saka ako naaayusin. May mga, yung mga pinagbibili ko, ilalagay ko na siya bukas. And hope you enjoyed this video. Dito na namin tatapusin kasi magpapahinga na kami. Ihatid ko pa siya bukas. And para ma-edit and ma-share na namin ito sa inyo today. Thank you so much, guys, for watching. And please like and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. And follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow me on TikTok. I'm Angel Aquino_. Thank you so much for watching and see you on the next one.